Dear DJ Bono, magandang hapon po. Ako po si Runo. Totoong pangalan ko po ito. Pinagsamang pangalan ng mga magulang kong sina Ruben at Nora. Halata po na hindi sila masyadong nag-isip ng magandang pangalan para sa akin. Sabagay, hindi naman nakapagtataka kung tinamad silang mag-isip ng pangalan na mas maganda para sa akin. Kasi nga, tinamad din silang alagaan ako. Hanggang ngayon, masama ang loob ko sa kanila. Sabi ni Maya, masama daw magtanim ng sama ng loob sa mga magulang, pero sabi ko naman, siguro kung minahal ka bilang anak, masama talaga. Pero kung pinabayaan ka lang naman, siguro hindi mo talaga maiwasang sumama ang loob mo sa kanila. Ang babaeng nagsilang sa akin ay taga dyan sa Isabela. Isa siyang Ilocana. May mga alam na akong salitang Ilocano, pero hindi ang aking ina ang nagturo sa akin, kundi si Maya. Ang aking ama naman nandito sa Maynila, pero hindi ko siya kasama. May ibang pamilya na siya at bruha ang asawa niya. May mga kapatid na rin po ako sa ama, sina Jason at Jinky. Mabait si Jason pero si Jinky mana sa kanyang ina. Swapang. Ibang tao po ang nagpalaki sa akin, nag-alaga at nagpapaaral. Siya si Mamu Rai. Isa siyang bakla. Siya ang gumanap bilang magulang ko pero mula nung magkaisip ako. Nagdusa po ako sa pangungutya ng ibang tao dahil bading ang magulang ko. Mula noong marunong na akong mahiya at mapahiya, wala na po akong ninais kundi ang magkaroon ng normal na buhay. May totoong tatay at totoong nanay na nagmamahal sa akin. Pero ang pagnanais ko na ito ay naging mailap sa akin dahil ang mga totoong magulang ko walang pakialam sa akin. At noong natuto na akong umibig, noong makilala ko na si Isa, noon na ako nagkaroon ng pangarap na bumuo ng sarili kong pamilya. Pamilyang buo, hindi wasak, at magiging tatay ako ng mga batang mamahalin ko. Aalagaan at hinding-hindi pababayaan. At si Isa ang magiging nanay nila. Si Isa na noong unang kita ko pa lang ay kaagad ko nang pinangarap na maging asawa balang araw. Sa Pasig daw po ako ipinanganak pero nagkamali ako dito na sa Santa Cruz sa isang lumang apartment na mayroong tatlong palapag. Yun pong ground floor, parlor ni Mama Rai at kusina. Second floor, salas at kwarto ni Mamu. Third floor ang kwarto ko at isang kwarto na tinitirhan ng mga boarders na puro lalaki. Nakilala ko si Maya nung nakaraang taon lang. Nasa parlor ako at nakikinig sa paggalit ni Mamu kasi niluloko ko siya na babasagin ko na ang dalawang alkansya ko kasi may ididate akong babae. Pati si Tito Romy na bagong kasama ni Mamu sa parlor na bilang beautician, nakikisermon din sa akin. Bata pa raw ako para makipag-date, sabi ni Tito Romy na isang probinsyano kasi, kaya ang 15 years old para sa kanya ay bata pa. Tapos biglang may dumating na babae, estudyante, naka-uniform. Maganda, maputi, matangkad, at ampula ng lips kahit hindi naman naka-lipstick. College na siya at sa strap ng ID niya, nakita kong sa Santa Isabel College siya nag-aaral. Kaagad akong nagka-crush sa kanya at akala ko, customer, yun pala, kapatid ni Tito Romy. Agad kasi niyang pinakilala si Maya kay Mamu. Napansin o nagpapansin ako kaagad. Kinansyawan ko kunwari si Tito Romy, sabi ko,
Kapatid mo yan? Di mo namang kamukha. Para siyang artista eh, ikaw, mukha kang alalay niya. Agad akong sinaway ni Mamo sa sinabi ko. Huwag daw akong bastos, lalo na sa matatanda. Kaso nung magsalita si Tito Romy, sinabi niyang, hindi niya biological o totoong kapatid si Maya. Pero magkapatid sila sa damdamin. Ilang minuto ko nang naging crush si Maya kasi sa kwentuhan nila ni Mamo, nalaman kong Ilocana pala si Maya. Ayaw ko sa Ilocana noon. Pangit ang impression ko sa kanila. Pasensya na lang po sa mga Ilocana na nakikinig ngayon, pero dati kasi talagang ayaw ko sa Ilocana. Bababa ang tingin ko sa kanila kasi Ilocana ang aking walang pusong ina. Ilocana din ang babaeng sinamahan ni Tito Romar, ang dating jowa ni Mamo na tumangay sa lahat ng pera ni Mamo, kaya naghirap ng husto si Mamo noon. Basta dati noon, pag Ilocana, ayaw ko na. Kaya nga nung malaman kong Ilocana pala si Maya, na turn off agad ako sa kanya. Umakyat ako noon sa taas dahil naisip ko si Kuya Joko na border namin. Guwapo si Kuya Joko. Artistahin at libangan niya ang maglaro sa mga bubabaing magaganda. Sinabi ko sa kanya na may bago siyang paglalaruan. Nasa baba ako. Bumaba naman kaagad si Kuya Joko. Sinilip lang niya si Maya. Pwede, sabi niya tsaka umakyat ulit. Nagbihis lang tsaka muling bumaba para magpapansin naman kay Maya. Bilib ako kay Kuya Joko pagdating sa babae. Ayon sa mga kwento niya, wala pa siyang ginusto na hindi niya nakuha. Guwapo kasi talaga. Pwede sana siyang maging artista kaso wala lang siyang talent kundi ang manloko ng babae. Doon siya expert at alam kong kakagat si Maya sa kanya. Kaya nga, hindi ko pinakilala si Isa sa kanya kasi baka pormahan niya si Isa. Hindi pa kami ni Isa noon pero handa rin akong gawin ang lahat para maging kami ni Isa. Iba ang tama ko sa kanya. Alam mo yung tipong parang mas madaling mamatay kesa mabasted kay Isa. Garun katindi ang tama ko sa kanya. Hindi ko binasag ang alkansya ko kasi dumating si Mac Rod. May racket daw kami, sabi niya. Magmo-model daw kami. Guwapo rin si Mac Rod, kaso nga lang, Bisaya. Kapag tinitingnan mo siya, parang hindi siya Bisaya kasi maporma at magaling magdala. Pero kapag nagsalita na, malalaman mong Bisaya. Ronu ang bigkas niya sa pangalan kong Runo. Sumama ako sa kanya nung araw na yon. Nagpunta kami sa studio ng uncle niyang bakla din at photographer at saka talent scout pa. Kumukuha siya ng mga guwapo at magaganda at saka niya pinapasok na artista or model kung may talent talaga. Ako naman kasi matangkad nga pero hindi naman pang artista ang kagwapuhan ko kasi simple lang ang mukha ko. Wala din akong talent maliban sa pagra-rap. Hindi pa nga ako masyadong magaling mag-rap. Talo pa ako ng mga bata dito. Parang nakikisakay lang ako sa kanila. Sa hilig nilang mag-rap pero hindi ko naman kinakarir. Usong-uso kasi sa mga kabataan dito ang pagra-rap at dahil sila naman, lagi-lagi ang kasama ko, nakikirap na rin ako. Hindi ako marunong sumayaw at lalong hindi ako marunong kumanta. Mahilig akong kumanta pero walang hilig sa akin ang kanta. Pero sabi sa akin noon ni Tito Dong, ang uncle ni Mac Rod na photographer, talent scout, pwede raw ako mag-model. Kaya nung araw na yun na isinama ko ni Mac Rod sa studio ng uncle niya, nag-pictorials kami. Excited din ako noon kasi iniisip kong magiging model ako pero muntikan pa akong mag-walk out dahil mahirap palang mag-pictorials, lalo na kapag masungit ang photographer. Ayaw niyang mag-smile sa harap ng camera. Pumapangit daw ako pag ngumingiti ako. Tapos nakakapagod mag-pose. Ang daming pose. At ilang beses pa akong nagbihis at
naghubad, nagbihis ng mga gandang damit na hindi naman magiging akin. 2 oras mahigit ang pictorials na yon. Akala ko pagkatapos nun may pera na kami. Yun pala, isasubmit pa lang yung mga litrato namin sa producer ng fashion show at kapag pumasa kami ni Macrod, tsaka pa lang kami magkakapera. Sinisi ko si Macrod noon, sinabi kong kailangan ko ng pera kasi meron akong ide-date. E di pahiramin mo muna kita, sabi niya. Yun naman ang gusto ko kay Macrod, galante pagdating sa pera. Kaya nga, best friend ko siya eh. Brother din ko siya sa Facebook ko na siya din ang gumawa. Pero hindi ko talaga siya kapatid. Ang totoo, gutom lang ako sa kapatid kasi wala akong kapatid na kapatid din ang turing sa akin. Isinali ko lang siya bilang family member dun sa Facebook. Si Macrod madiskarte at marami siyang kilalang bakla. Dito kasi sa amin sa Maynila, praktikal ang buhay at importante ang pera. Madali ang pera kung gwapo ka, gaya ni Macrod. Kaya nga nung araw na yon, na marami siyang pera, sigurado akong nakaraket siya. Pinautang niya ako ng 800 pesos para hindi ko nabasagin ang alkansya ko. Kailangan ko kasi talaga ng pera para ma-date ko si Isa. At kapag na-date ko siya, sigurado, malulunod ako sa sobrang tuwa. Agad akong nagpunta kay Carlo noon upang sabihin na handa na ako sa date namin ng ate niyang si Isa. Ka-age ko si Carlo at isa sa mga pinaka-close kong barkada. Nagtatrabaho na noon si Carlo sa isang bahay bilang boy o lalaking katulong. Napilitan siyang magtrabaho mula nang mamatay ang tatay niyang si Mang Tulfo dahil sa malubhang sakit. Mabait si Mang Tulfo. Marami akong natutunan sa kanya. Kabilang na doon ang pag-iipon ng pera sa alkansya. Grade 6 pa lang ako nung makita kong naglalagay ng barya si Mang Tulfo sa kanyang alkansya. Si Carlo kasi ang lagi kong kasama noon kaya't lagi ako sa bahay nila. Barong-barong lang ang bahay nila na nasa likod ng mga building. Maraming barong-barong doon, maraming pamilya. Tinanong ko si Mang Tulfo noon kung bakit siya nag-iipon ng barya ay matanda naman na siya. Ang sagot niya sa akin, para maipambili ako ng kabaong ko kapag namatay ako. Akala ko biro lang niya yon, yun pala totoo. Kasi noong 14 na kami pareho ni Carlo, namatay si Mang Tulfo at binasag ni Carlo ang alkansya niya at kaming dalawa ang nagbilang ng mga barya. Ang dami pero kulang pa rin pambili ng kabaong kahit pinakamura. Tumulong lang noon ang mga opisyal ng barangay at ang mga taga-barangay para mapunan ng kulang sa pera. Pero sa totoo lang, ang sarap magbukas ng alkansya. Ang sarap magbilang ng maraming pera kaya ako, mula noong araw na yon, ay nag-alkansya na rin ako. At noong 14 na ako, napuno ko na yung isa. Tapos bumuli ako ng bagong alkansya na siya ko na namang hinuhulug-hulugan araw-araw. At yun nga nung nakahiram ako ng 800 kay Macrod, pinuntahan ko si Carlo at nadatnan ko siya sa harap ng bahay ng amo niya. May hawak siyang hose, nagdidilig ng mga halaman habang nagra-rap. Idol niya ang Republican, Target, Supremo, at kung ano-ano pa. Samaan mo ako sa ate mo, bayaw ha? Sabi ko. Mula kasi nung ma-inlove ako sa ate niyang si Isa ay tinatawag ko na siyang bayaw kung minsan. At ayos lang naman sa kanya. Boto nga siya para sa akin, sa ate niya. Kasi alam niyang mabait ako at mapagkakatiwalaan. Wala pang bisyo. Bakit may pera ka na? Tanong niya. Meron. Pinautang ako ni Macrod. O sige mamaya pag alis ng boss ko, aalis din ako. Dadaan na lang kita sa parlor niyo, sabi niya. Umalis akong nakangiti dahil excited na akong makadate si Isa. Ang balak ko, kakain kami sa medyo social na restaurant.
bibigyan ko siya ng isang rosas. Gagawin ko siyang espesyal. Dahil sa totoo lang, siya naman talaga ang pinaka-espesyal sa puso ko. Una kong nakita si Isa noong pinaglalambayan ng tatay nila ni Carlo. 13 anyos ako noon at siya naman ay 15. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Ganun kasi ang gusto ko sa babae, mas matanda sa akin. Kaso nga noon, crush ko pa lang siya. At supot pa ako noon kaya nakakahiyang manligaw. Pero hindi ko nakalimutan si Isa mula noon. Mahilig siya sa Betty Boop. Araw-araw, Betty Boop ang t-shirt niya. Iba't ibang design. Pati chinelas, relo, Betty Boop. Nakita ko ulit siya nung may rap battle dito nung last year. Dumating si Nadelo, Tuglax, at iba pang sikat na freestyle rapper noon. Kasama ko si na Carlo noon at nung tapos na ang rap battle, pauwi na kami ni na Carlo nung may tumawag kay Carlo. Uy, ate ko pala, sabi ni Carlo. Pagtitig ko sa babaeng tumawag sa kanya, parang na-mesmerize ako dahil sa kakaibang ganda ni Isa na noon ay dalagang-dalaga na at ang sexy pa. At naka-Betty Boop pa rin ng blouse. Tol, crush mo, sabi sa akin ni Carlo nang nasa harap na namin ang ate niya. Hay, bati ko kahit medyo kabado ako. Talaga crush mo ako? Nakangiting tanong ni Isa. Oo, matagal na kaya. Nung 13 pa lang ako. Ilang taon ka na ba ngayon? 15, sagot ko. Tumawa siya tsaka inulit ang 15 sa tamang pagbigkas. 18 na ako eh, sabi niya. Tsaka nilingon ang lalaking tumawag sa kanya. Kasunod na ay dumukot siya ng 100 pesos sa bulsa niya tsaka ibinigay kay Carlo. 18 na ako, bata ka pa. Mag-aral ka muna, sabi niya tsaka kami iniwan. Pinanood ko siyang lumakad palayo pero nasaktan ako. Nang paglapit niya sa lalaking tumawag sa kanya ay inakbayan siya nito. Guwapo ang lalaking yon. Hip-hop, matangkad, malaki ang katawan, maraming bling-bling. Nakatingin sa akin si Carlo noon, tsaka niya ako inakbayan. Ang sabi niya, huwag kang masaktan tol, hayaan mo tutulungan kita sa ate ko, sabi niya. Pero nasa puso ko pa rin ang sakit noon dahil may iba na palang mahal ang mahal ko. At sa itsura ng lalaking yon, tagilid na tagilid ako. Nag-aaral si Isa noon sa MLQU College na. Pinag-aaral siya ng kaibigan ng mama niya. Sa Quiapo sila nakatira, bahay ng kaibigan ng mama niya yon. Ang mama ni na Isa at Carlo ay nasa Mindanao, sa Dipolog City. Hiwalay ang mga magulang ni na Carlo noon pang maliit kami. May ibang asawa na ang mama ni na Carlo sa Dipolog at galit ito kay Mang Tulfo. Kaya nga nung mamatay si Mang Tulfo, hindi dumating ang mama ni na Carlo at Isa. Kwento ni Carlo sa akin, marami daw pangarap ang ate niya para sa kanya. Inaasahan naman siyempre ni Carlo noon na matutupad ang mga pangarap na yun ni Isa para sa kanya. Nung mamatay si Mang Tulfo, dapat sana kukunin na ni Isa si Carlo kaso hindi raw pumayag ang kaibigan ng mama niya na pati si Carlo ay titira sa poder niya. Tuloy ay napilitan si Carlo na mamasukan bilang boy sa bahay ng isang kagawad na mayaman. Naawa ko kay Carlo noon kasi natigil pa siya sa pag-aaral niya. Pero palaban din talaga siya sa buhay kaya hindi siya sumuko. Sabi ko sa kanya noon, huwag kang mag-alala tol. Habang nandito ako, gagawin ko lahat para tulungan ka. Hindi ka nag-iisa tol. Nandito ako para sa'yo. Umiiyak si Carlo noon kasi kalilibing lang ng tatay nila. Ako din ay parang naiiyak noon kasi alam ko ang pakiramdam ng nag-iisa o yung walang magulang. Oo, mabait at responsable si Mamu Rai sa akin. Pero alam ko naman na hindi ko siya totoong magulang at nasa akin yung pag-asam na sana kasama ko din ang totoo kong magulang.
Masakit yung wala ka sa piling ng mga magulang mo, kaya alam ko kung anong sakit ang nararamdaman noon ni Carlo. Mahal ko si Carlo dahil kapatid siya ng babaeng mahal ko. Sa totoo lang, may pangarap din ako noon. Gusto kong yumaman para pag-asawa ko na si Isa, lahat ng gusto ni Carlo maibibigay ko din. Noon nga ako nagsimulang mangarap talaga eh. Noong tumira na sa puso ko si Isa. Lahat ng imposible, gusto kong maging posible. Dahil sa malabis kong pag-ibig para kay Isa. Pareho kaming walang cellphone ni Carlo noon kaya kinailangan pa naming puntahan si Isa para alamin kung kailan kami magdi-date. May CP ako dati pero kinuha ni Mamu noong takasan siya ng jowa niyang si Tito Romar. Lahat ng pera dun sa joint account nila, winidraw ni Tito Romar. Tapos pati cellphone ni Mamu, tinangay din ni Tito Romar noong sumama siya kay Mercy na isang Ilocana. GRO si Mercy at nagkakasera siya malapit sa amin. Si Tito Romar naman ahente ng meat products noon. Matagal ng jowa ni Mamu si Tito Romar. Maliit pa nga ako nung magsama sila na parang mag-asawa, kaya naniwala naman si Mamu na mahal talaga siya ni Tito Romar. Yun pala, after 7 years nilang pagsasama, tatakasan pala siya at tatangayin lahat ng pera niya at sasama lang sa babaeng Ilocana na si Mercy. Kaya nga dati, talagang masama ang tingin ko sa mga Ilocana. Alas 7 ng gabi nang nasa bahay kami ng kaibigan ng mama ni Carlo kung saan nakatira si Isa, pero wala pa si Isa kaya naghintay kami. Si Carlo kasi ang nagsabi sa akin na sinabi daw sa kanya ni Isa na mag-date kami minsan, kaya naniwala naman ako. Tapos nung dumating si Isa, nakasimangot siya pero nung makita niya kami, medyo ngumiti siya. Yung date niya daw ni Bayaw, agad sabi ni Carlo sa ate niya. Date? Sineryoso niyo yun? Joke lang yun, no? Sabi niyang nakatawa. Ate naman, kinarin namin pagpunta dito tapos joke-joke ka dyan? Opo. Utos niya sa amin. Tapos umupo din siya. You two listen. May boyfriend pa ako ngayon. Sabi niyang nakatingin sa akin. Pero pag break na kami, ikaw naman, sabi niya. Hindi ko gusto yung narinig kong yun. Ah, ganito na lang, Runo, no? Mayroon ako ibibigay na babae sa'yo. Naghahanap kasi siya ng boyfriend kasi kabibreak nila ng boyfriend niya. Ka-age mo siya. Nasa 15 din. Siya na lang muna i-date mo. Ayoko. Bakit? Ikaw ang gusto ko eh. I know. At gusto rin kita, okay? Kaya nga lang, di ba, may boyfriend pa ako now. So si Angelica na lang muna ang i-date mo, sabi niya. Medyo nagustuhan ko yung sinabi niyang gusto rin daw naman niya ako. Si Angelica naman, hindi yung nagseseryoso sa boyfriend eh, lalo na ngayon. Kaya hindi mo rin siya seseryosohin. Play lang kayo, then kapag sawa na sa'yo sa isa't isa, o kaya sawa na sa'yo si Angelica, ako nang sasalo sa'yo. Ano, deal? Hindi ako umimik kasi hindi talaga ako deal doon. Listen, Runo, ha? Gusto ka ng kapatid ko para sa akin. Kaya naniniwala ako na kapag naniniwala ako na mapagkakatiwalaan ka at gusto ka ng kapatid ko na maging bayaw niya. Maniwala ka sa akin, sasaluhin kita pag ayaw na sa'yo ni Angelica, okay? E di maghintay na lang ako hanggang sa mag-break ko yun ng boyfriend mo. Bakit kailangan ko pang patulan yung Angelica na yun? Eh, para kang magkaroon ka nga ng experience sa relationship. Believe me, marami kang matututunan kay Angelica. At pagdating ng time na wala na kayo, I'm sure tayong dalawa ay magiging okay. Okay? O, eto number ni Angelica. Text mo mamaya. Wala kaming CP. Halos sabay kaming nagsalita ni Carlo. Okay, wait lang ha. May extra phone ako pero low class lang. Sa'yo na lang yun, Carlo, para may communication tayo. And then ikaw, Runo, textan mo si Angelica. Sabi niya bago umakyat sa kwarto niya.
Tinitigan ko siya sa pag-akyat niya dahil alam kong masisilip ko ang hita niya sa hagdan. Kaya lang tinakpan ni Carlo ang mata ko. Wala namang bastusan, tol, sabi niya. Pagkatapos noon, sumandal si Carlo sa sofa. Then, kinalabit niya ako. Tol, may bago akong rap. Cool to, tol, kay Lirico to. O, anong title? Sagot ko, eto, nami-miss kita. Pakinggan mo, tol. Ibinigay ni Carlo sa akin ng CD na bigay ng ate niya sa kanya. Hindi raw niya kailangan ng CD. Mag-gunwari na lang daw ako na ako si Carlo kapag nagtitext ang ate niya. Sa jeep, tinexan namin si Angelica. Agad naman siya nag-reply. English. I don't know you, but I guess I need to know you. Who are you and what do you want? Sabi niya. Ako si Runo at gusto ko tang i-date. Sabi kasi ni Isa naghahanap ka raw ng ka-date. Sabi ko. English ulit ang reply niya. Well, it depends on who you are and how you look. Looks matters a lot to me because I don't go out with just anybody, sabi niya. Naisip ko tama si Isa. Marami nga akong matututunan kay Angelica. Sa English pa nga lang, parang kailangan ko ng matutong magbuklat ng diksyonary eh. May tsura naman ako, matangkad, medyo maputi. Reply ko sa kanya. Okay, let's meet tomorrow, 6 p.m. Gateway Plaza. Reply niya. Okay, sagot ko naman. Makulit siya sa text at walang sawa sa English. Medyo nababanas nga ako noon eh, pero nire-replyan ko pa rin siya. Napansin ako ni Kuya Joko noon na panay ang text ko nung nasa bahay na ako. Ay, nakuruno, nagsasayang ka lang ng load. Puntahan mo na yan at iyayain mong mag-check-in. Tapos, sabi niya. Bukas mangyayari yon. O ikaw ba, na-check-in mo na ba si Maya? Ako pa, mayabang niyang sagot. Talaga, kwento ko naman oh. Siguradong magaling yun eh, Ilocana yun eh, sabi ko. Okay lang siya, parausan lang, sabi niya. Napangiti ako pero sandali lang ang ngiting yun dahil biglang pumasok sa isipan ko si Isa. Bigla akong kinabahan na baka gawin lang din siyang parausan ng boyfriend niya. Sana nga hindi, kasi ayaw kong masira ang pagkababae ng babaeng mahal ko. Dahil para sa akin, isa siyang anghel na hindi dapat marumihan ng ibang lalaki. Maganda nga si Angelica at sosyal at halatang may kaya. Hindi siya nagpalibre sa akin sa kinainan naming fast food. KKB kami. Yun ang gusto ko sa kanya. Kaya lang, bigla lang akong na-turn off sa kanya ng paglabas sabi ng fast food. Naglabas siya ng Yossi Black Bat, tsaka niya ito sinindahan. You smoke? Tanong niya sa akin nung matapos niyang bumuga ng mabangong usok. Hindi, sagot ko. Okay, so, where are we going now? Ikaw, gusto mo mag-check-in? Sagot ko. What? Check-in, sa hotel, sabi ko. Alam mo, gunggung ka, biglang sabi niya. Natawa ako kasi nakakapag-Tagalog pala siya kapag galit na. Ano akala mo sa akin, Runo? Cheap. At isa pa, alam mo, tanga ka, no? 15 anyos lang tayo pareho. Sa tingin mo, papapasukin tayo sa hotel? Edi sa bahay na lang namin, sabi ko. Pakiramdam ko noon ay nakamana ako ng konting tiwala sa sarili ko mula kay Kuya Joko pagdating sa mabilisang diskarte sa babae. Runo, tell me, do I look like a bitch to you? Kunot na ang tanong niya sa akin. Ewan. Oh my God, Runo, alam mo, uwi na lang ako, no? At sana sa susunod nating pagkikita, tumalino ka naman kahit konti lang. Iniisip mo muna sana bago mo isagita, okay? Nakakasira ka ng mood. Sabi niya tsaka umalis. Hinayaan ko na lang pero habang naghihintay siya ng masasakyan, naglabas ulit siya ng Yossi. Sa totoo lang, gusto ko siyang tikman kasi maputi siya, flawless at maganda rin. Pero sigurado ako na hindi ako mai-inlove sa kanya kasi isa lang ang love ko talaga eh. Si Isa lang nang alam kong hindi nagyoyosi,
at hindi rin pasosyal na kagaya ni Angelica. Para sa akin nga, kapuso, perfect talaga si Isa. Kaya lang parang tama siya. Kailangan ko munang matuto sa pag-ibig bago ko siya ligawan. At si Angelica, kahit na nakakairita, natututo naman talaga ako sa kanya. Sinuyo at binola ko si Angelica. Kumagat naman at gusto niyang magkita ulit kami. Siya daw ang pupunta sa Cayetano School namin bukas. Nung gabing yon, tumatawag si Isa pero hindi ko sinasagot kasi baka malaman niyang nasa akin ang phone ni Carlo. Ang ginawa ko, tumakbo ako palabas ng bahay at nagtungo ako sa tirahan ni Carlo. Pero ang sabi ng anak ng amo niya, tulog na raw ito. Pinatay ko na lang ang phone kasi nga ring ng ring. Tapos nakasalubong ko si Macrod. Galing daw siya sa amin. Sama daw ako sa kanya kasi dadalhin kami doon sa producer ng fashion show. Rarampa na raw kami at magkakapera na kami. Mababayaran ko na siyempre ang utang kong 800 sa kanya. Umuwi ako sandali para magbihis. Pero pinagalitan ako ni Mamo nang sabihin kong sasama ako kay Macrod. Dahil ipapasok kami ni Tito Dong na fashion model. At kailan ka pa naging close sa Dong na yon? Magsabi ka nga ng totoo, Runo, nagpahada ka ba kay Dong? Ano nagpahada naman? Hello, Mamo, hindi ako ganun. Ipapasok niya kaming fashion model, sabi ko. At naniwala ka naman. Style lang niya yon para makahada ng lalaki. Mamo, listen, okay? I'm not that kind of a guy. Sapakin ko siya pag nagtangka siya sa akin. For the meantime, maniniwala muna ako na magkakapera kami ni Macrod sa fashion show dahil may utang akong 800 kay Macrod at mababayaran ko yon kapag nag-fashion show kami. Hindi rin na rin ako napigilan ni Mamo nung gabing yon. Pagbabago, paalis na rin si Tito Romy kasama niya si Maya. Nakangiting aso ako kay Maya noon kasi parang nai-imagine ko kung paano siya niyari ni Kuya Joko. Kaso hindi yata niya nabasa ang takbo ng isip ko. Binati pa niya ako. Hi, Runo. Mukhang may lakad ka, sabi niya. Meron nga, bakit sama ka? Tanong ko, pwede? Nakangiting sagot niya, hindi. Andiyan si Kuya Joko sa taas, oh. Puntahan mo siya sa kwarto niya, sabi ko. Joko? Sinong Joko? Come on, Maya. Si Joko. Di ba nakadate mo na? Nakangising sabi ko pero sumimangot siya. Wala akong kilalang Joko at hindi ako nakikipag-date, sagot niya. Talaga lang ah, sabi ko. Pero noon ay sumawsaw na sa usapan si Tito Romy. Galit siya sa narinig niyang usapan namin ni Maya. Ako naman umalis na ako kaagad kasi ayaw kong malate sa lakad namin ni Macrod. First time kong mag-fashion show. Alam kong astig yun at na-imagine ko ngang para kaming artista ni Macrod na pinapanood kami ng maraming tao. Sabay pumasok sa imagination ko si Isa. Sabi ko sana, mapanood din ako ni Isa para humanga siya sa akin. At syempre, magiging proud siya sa akin. Siguro, mapapamahal ako lalo sa kanya kapag napanood niya akong nag-fashion show. Kapag nangyari yon, liligawan ko na siya kaagad. At baka iwanan niya ora mismo ang boyfriend niya. Dahil syempre sa akin. Umuugong sa utak ko ang sinabi ng baklang producer ng fashion show nung iharap kami ni Tito Dong sa kanya. Ano ba yung mga model mo, Dong? Parang tikling? Matatangkad niya ang papayat naman? Nakiusap pa si Tito Dong sa producer na bigyan kami ng chance pero mataray niyang sinabing hindi, magpataba daw muna kami kahit konti. Galit si Macrod noon sa tito niya. Sumingit naman ako. Di ko tuloy mabayaran yung utang ko sa'yo. Anong utang? Sabad ni Tito Dong nung nasa kotse niya na kami. Sinabi ni Macrod na nagkautang ako sa kanya dahil inaasahan namin yung kita sa fashion show. Eh bakit mo inuutang? Eh hindi pa naman sigurado yon. Eh kaalamin sure ball na yun eh, sagot ko. Hay nako,
Ganito na lang, Runo. Matulog ka sa kwarto ko. Yun, sure ball. Hindi lang 800 bibigay ko sa'yo, kundi isang bundok. Sa salita ng mga bading, ang isang bundok ay 1,000 pesos. Naisip ko, kaysa basagin ko yung alkansya ko para mabayaran si Macrod, bakit hindi na lang ako pumatol kay Tidudong? Isang gabi lang naman. Isa pa, ako na lang yata ang lalaking hindi pa nagpapagamit sa mga bading dito sa amin. Sige, sagot ko kay Tito Dong. Nakita kong pasimple siyang ngumiti. Si Macrod naman, sanay na sa ganung usapan kasi Tito din niya ang nagbugaw sa kanya sa bading. Kaso nung i-open ko ang cellphone na kanina pa naka-off, nabuksan ko ang message ni Isa. Para kay Carlo yung message. Bakit hindi mo sinasabot yung phone mo? Pupunta si Mama dito. Darating siya bukas kaya punta ka dito para magkita kayo. Ingat ka lagi. Love you. Mua. Napangiti ako. Naisip ko ganun pala kasweet si Isa sa kapatid niya. Naisip ko pa, pag kami na siguro ni Isa, siguradong mas sweet siya sa akin. Pagpasok ng kotse ni Tito Dong sa gate, bumaba ako, sabay alis. Hoy, hoy, saan ka punta? Sigaw ni Tito Dong. Sinagot ko siya ng pasigaw din. Magbabasag ng alkansya para may pambayad ako ng utang. Hindi na siya sumagot pa. Naisip ko kasi, virgin pa ako. Gusto ko, babae muna ang una. Tsaka na lang yung iba. Gusto ko, yung babaeng mauuna sa akin, syempre, si Isa. At wala nang iba. Noong gabi pa rin yun, nagaling ako kina Macrod, nadaanan ko ang internet cafe at nagtaka ako nang makita ko si Carlo sa labas. Nagyoyosi. O, akala ko tulog ka na, tanong ko. Tsaka, bakit ka nagyoyosi? Dami mong tanong ah, sagot niya. Nagaling ako kanina sa bahay ng amo mo. Sabi nung anak niya, tulog ka na daw. Kala lang nila yon. Overnight ako dito eh. Dota tol. Overnight? Eh di mapupuyat ka? Natural, meron bang nag-overnight hindi napuyat? Masama yan tol. Baka magkasakit ka. Tsaka, huwag kang mag-yosi. Sabi ko sabay agad. Sabay agaw sa kanya ang hawak niyang yosi. Tapos tinapon ko. Tapos binigay ko sa kanya ang cellphone. Tatawag ang ate mo. Darating daw ang mama niyo galing ng Dipolog. Tain niya. Narinig kong sagot ni Carlo. Ano ka mo? Wala. Hindi ako pupunta kaya kunin mo na to. Sabi niya sabay balik sa akin ang cellphone. Pero tol, di ba matagal mo nang hindi nakikita mama mo? Ayoko siyang makita tol. Para sa akin, dedo na rin siya. Pero tol, buhay siya. Kaya huwag kang magmatigas nga. Sabi ko sabay balik ang cellphone sa kanya pero ang sabi niya, di ba pati naman ikaw tol, galit ka rin sa mama mo kasi wala din siyang kwenta kagaya ng ina ko. Bakit mo ko pinipilit makita ang mama ko? Seryosong sagot ni Carlo pero parang maiiyak. Nilayasan ako, pumasok siya sa loob ng internet cafe. Sandali ako natigilan na tama naman. Hindi ko siya masisiksi kung bakit galit siya sa mama niya. Itinuloy ko na lang ang paglalakad pa uwi nang biglang mag-ring ang phone. Si Isa ang tumatawag. Noon, sinagot ko na. Eh, si Runo to. Binigyan ni Carlo sa akin ng phone. Alam mo, Isa, siguro kayo na lang pumunta dito bukas kasi si Carlo galit yata sa mama mo eh. Ayaw niyang makita daw ang mama mo. Eh, anong ginawa mo? Ganun na lang? Hindi mo kinumbinse? Hindi mo pinaliwanagan na hindi siya dapat magalit sa mama namin? Kinumbinsi ko, pero tirada niya sa akin, pareho lang daw kaming galit sa nanay namin, kaya wag ko daw siyang piliting magpakita sa mama niyo. Pareho kayong gago. Wala kayo sa mundong ito kung hindi dahil sa mga nanay niyo. Sabi niya, hey Isa, huwag kang magalit sa akin, please. Hayaan mo, babalikan ko si Carlo mamaya. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat para makumbinsi siya. Sige, please lang Runo ha. Text mo ako. Late ako matutulog ngayon kasi nagre-review ako para sa exams ko bukas. Ingat ka.
love you. Napahinto ako sa paglalakad nang marinig ko ang salitang love you mula mismo sa bibig niya. Ano ka mo? Tanong ko. Pero wala na pala siya sa linya. Nagkatunog ang tawa ko at palundag akong tumakbo dahil sa tuwa. Masarap. Masarap talaga sa pakiramdam ka puso. Kapag ang taong mahal mo, nag-I love you sa'yo. Kaso pagdating ko sa bahay, nagtaka ako kung bakit nasa parlor pa rin si na Tito Romy at Maya at si Mamo Ray. Pasigaw na inutusan akong umupo, galit. At ang sabi niya kaagad, magsabi ka ng totoo, Runo, ano yung sinasabi mong itong si Maya ay nakipag-date kay Joko? Tinanong ko si Joko kanina, wala naman daw siyang sinabing ganun sa'yo. Ikaw ba, gumagawa ka ng kwento? Galit na sita sa akin ni Mamo. Eh sinabi niya sa akin, asan ba si Kuya Joko? Umalis, yung totoo, Runo. Mamatay man ako. Sinabi talaga ni Kuya Joko yon. Nag-check-in nga daw sila ni Maya eh. Walang hiyang lalaki yan ah. Gigil na sigaw naman ni Tito Romy. Bakit hindi ba totoo, Maya? Tanong ko kay Maya. Ngumiti siya sa akin bago nagsalita. Pasensya ka na, Runo. Nadadamay ka dito. Mayabang at sinungaling lang siguro talaga yung Joko na yan. Halika na, Kuya. Uwi na tayo. Yaya ni Maya kay Tito Romy pero sumabad si Mamo. Ay hindi. Hindi na kayo uuwi. Dito na kayo matutulog. Sabad ni Mamo sabay akyat. Ihahanda daw niya ang tulugan ng magkapatid. Sumunod naman si Tito Romy kay Mamo. Naiwan kami ni Maya sa parlor. Don't worry, Runo. Bukas, masasolve din to kapag umuwi na si Joko, sabi niya. Hindi na ako nakaimik kasi parang nakukonsensya ako. Parang napahiya. May tao talagang ganun. Mapaglikha ng kwento para lang maiangat nila ang sarili nila. Para bumili bang ibang tao sa kanila, sabi pa niya. Okay ka lang? Tanong pa niya sa akin dahil parang lutang isip ko noon. Oo, ay hindi, sagot ko. May problema pa kasi ako maliban dito eh. Sige, alis muna ako. Teka, Runo, gabi na. Huwag ka nang lumabas. Eh, may kakausapin lang ako. Gaano pa ka-importante yan at hindi na makapaghintay ng bukas? Eh, kasi yung barkada ko, si Carlo, galit siya sa mama niya eh. Darating bukas yung mama niya galing pa ng Mindanao. Tapos itong si Carlo ayaw magpakita sa mama niya. Ako naman, kukumbinsihin ko siya. Ah, okay, sige, sasama na lang ako. Huwag na. Sama ako. Just in case na hindi mo kayang i-convince, baka matulungan kita, sabi pa niya. Nagpunta nga kaming dalawa ni Maya at halos ayaw tumayo ni Carlo sa harap ng Dota. Hindi niya ako nililingon. Pero nung magsalita si Maya, ang sabi niya, Carlo, itigil mo muna yan, please. Doon tayo sa labas. Usap tayo. Noon palang napalingon si Carlo at parang natulala nung makita niya ang magandang si Maya. Yung katabi ni Carlo nagsalita. Carlo, Dota o siya? Sabi niya sabay turo kay Maya. Siyempre siya, sagot ni Carlo sabay tayo naman. Nag-usap-usap kami sa labas at sa tulong ng husay ni Maya sa pagsasalita. Napapayag namin si Carlo na makipagkita sa mama niya. Noon ko na tinext si Isa. Ayos na. Pupunta si Carlo dyan bukas, sabi ko. Agad naman siya nag-reply. Okay, thanks. Ganun lang ang reply niya. Nakakalungkot. Kasi, wala na yung I love you. Noong gabi pa rin yon sa parlor, nagkwentuhan pa kami ni Maya at noon ako nakapag-sorry sa kanya. Kasi naniwala ako kay Kuya Joko sa mga pinagsasabi niya sa akin. Noon ko rin nakilalang mabuti si Maya. Hindi siya kagaya ng ibang babaeng tauhan sa mga kwento sa akin ni Kuya Joko. Nagkape pa nga kami ni Maya noon kahit nagami na kasi ayaw pa naming matulog. Masarap kasi ang kwentuhan namin. Sina Tito Romy at Mamo naman, akala namin tulog na. Yun pala nagwa one-on-one sa pagtotong AIDS. Naikwento pa sa akin ni Maya na nagpadala din siya ng kwento ng buhay niya dyan sa inyong programa noon.
Natouch nga ako sa kwento niya eh. Munti ka na akong maiyak. Sabi ni Maya, isulat ko din daw ang story ng buhay ko. Hindi ako marunong magsulat ng kwento eh, sabi ko. Tutulungan kita. Madali lang yun, tsaka may mga editors naman sila doon. Aayusin pa nila ang story mo, kagaya ng ginawa nila sa story ko, sabi niya. Eh, paano yun? Wala namang magandang ending ang kwento ko. Eh, tsaka na lang, kapag may magandang ending na, sagot niya. Si Maya, ibang klaseng babae. Maswerte ang lalaking mamahalin niya balang araw. Hindi pa siya nagkaka-boyfriend kahit minsan dahil sabi niya apat lang daw ang inaasikaso niya sa buhay niya. Diyos, pamilya, pag-aaral at mga kaibigan niya. Banat ko naman noon. Kasali na ba ako sa mga kaibigan mo, Maya? Oo naman. Lalo na ngayon, alam ko na ang kwento ng buhay mo. Alam mo, gusto kong maging bahagi ng buhay ng mga taong kagaya mo, Runo. Kung gusto mo, ituring mo nila ang kapatid mo, ate mo, sabi pa niya. Talaga? Sabi ko, pero parang maiiyak ako noon. Kasi alam mo, kapuso, yun talaga ang kulang sa buhay ko. Kapatid. Talagang talaga. Maasahan mo ako sa lahat ng bagay. Huwag lang pera ha, kasi poor pa ako ngayon, sabi pa ni Maya. Sige, pero huwag na lang ate kasi hindi naman halatang mas matanda ka eh, sabi ko. Ikaw bahala, basta kapatid mo na akong mula ngayon, sabi niyang kay tamis ng ngiti niya. Biglang nag-ring ang phone ni Carlo. Si Isa ang tumatawag. Nakausap mo na ba si Carlo? Anong sabi niya? Ito kaagad ang tanong niya. O, di ba tinext ko na nga sa'yo? Nag-text ka ba? Oo, kaya nag-reply ka pa nga eh. Ay, hindi ako yon. Hindi ako yung nag-reply. Baka si Michelle yon kasi hawak niya ang phone ko kaninang nag-review ako. Anyway, anong sabi ni Carlo? Nakumbinsi namin siya. Pupunta na raw siya bukas. Namin? Sinong kasama mong kumausap sa kanya? Eh, ate ko, sagot ko. Ate? Kala ko ba wala kang kapatid? Meron na ngayon. Maganda, sexy, mabait, sabi ko. Ate ba yan o GF? Uy, nagsiselos ka no? Biro ko. Oo, nagsiselos ako. At binabawi ko na yung I love you ko sa'yo kanina. I hate you na Runo, sabi niya. Uy, teka mahal. Ate ko talaga to. Kung gusto mo, kausapin mo pa eh. Sige nga, kausapin ko, sabi niya. Ipinasa ko naman kay Maya ang phone. Nag-usap sila at bilib ako sa pagiging matured talaga ni Maya. Ang sabi kasi niya, hindi ko totoong kapatid si Runo pero wala kasi siyang ate kaya nagpresenta na akong maging ate niya. Ngayon kung girlfriend ka ni Runo, obligado ate mo na rin ako. Hindi ko narinig siyempre ang sagot ni Isa pero tumatawa kasi si Maya kaya nahulaan kung okay sila. Nung matapos ang usapan nila, loko ka. Hindi mo pa naman pala girlfriend eh. Next month pa daw. Ha? Sinabi niya next month ko siya maging girlfriend? O yun ang sabi niya. Tuwang-tuwa ako sa narinig kong yun pero muling nagsalita si Maya. Oy Runo, bata ka pa para dyan. Sabi niya. Bakit ate Maya? May pinipili bang edad ang pagtupad ng pangarap? Wala naman. Yun pala eh. Alam mo ba, Ate Maya, na si Isa ang pangarap ko? Sinamahan ko pa si Carlo para pumunta sa tinitirahan ni Isa. Siyempre, chance ko na yon para makita ang mahal ko at hindi naman ako nagsisi dahil sobrang sweet ang mga ngiti sa akin ni Isa noon. Medyo na bad trip lang ako kay Carlo dahil hindi man lang kami nagtagal ng 30 minutes. Talaga nagpakita lang siya sa mama niya pero hindi pa rin daw niya ito napapatawad dahil sa pag-iwan nito sa kanila ng papa niya. Umiiyak si Carlo noon. Siguro, hindi sana namatay ang papa ko kundi niya kami iniwan. Umiiyak na sabi niya. Hindi na lang ako nag-react dahil baka buweltahan lang niya ako tungkol naman sa nanay kong nang iwan din sa akin. Pero habang pinapanood kong umiiyak si Carlo,
nag-aapoy din ang galit ko sa ina ko. Tinatanong ng isip ko kung bakit may ganong babae. Magsisilang ng anak, tsaka iiwan sa ibang tao. Hindi ko rin siya gustong makita. Hindi ko gustong maranasan yung pag-iyak gaya ni Carlo dahil nakita niya ang babaeng nagsilang sa kanya pero iniwan siya. Ako kasi yung taong nakokornihan kapag umiiyak eh. Kaya ayoko nang umiiyak. Nalaman ni rin ni Isa na ako lagi ang may hawak ng CP kaya't ang sabi niya, mag-ingat lang ako sa pag-text sa kanya. Nagbigay siya sa akin ng code. May tatlong tuldok daw muna sa unahan bago ang message. Kapag ganun ang text, siya yun. Pero kapag walang ganun, si Michelle ang nag-text. Sabi niya, sino ba kasi yung Michelle? Bakit nahahawakan niya ang phone mo? Tanong ko. Anak siya ni Tita Maika, yung nagpapaaral sa akin. Eh bakit siya nakikialam sa mga text mo? Ano ba si Michelle? Ano ba yung bata? Hindi siya bata. Mas matanda siya sa akin ng isang taon. Basta, ingat ka na lang sa pagre-reply. Nung sumunod na gabi, nag-text si Isa. Samahan ko raw ulit si Carlo papunta sa kanila kasi uuwi na ang mama nila sa Dipolog. Nung oras ding yon, pinuntahan ko si Carlo sa bahay ng amo niya, pero wala daw siya doon. Hindi raw siya natutulog doon. Doon daw siya sa barong-barong nila ng tatay niya laging natutulog. Dumarating daw kapag umaga na. Madadaanan ko kasi yung paborito niyang internet cafe kaya sinilip ko muna siya. Kaso wala siya, kaya dumiretso na lang ako sa barong-barong nila sa likod. Ginulat ko pa nga kasi nakahiga na. Eh, lampas alas 9 pa lang ng gabi. Kaya lang paggulat ko sa kanya, hindi siya sumagot. Tulog-tulugan, sabi ko. Pero umungol siya. Tingin ko sa kanya parang may sakit. At nung hawakan ko ang mukha niya, ang init, ang taas ng lagnat ni Carl. Noon na ako napilitang basagin ang unang alkansya ko. Pinangpa-ospital ko kay Carlo. Magdamag lang kami sa ospital kaso marami siyang gamot na kailangang bilhin, mga vitamins. Kaya't yung 1,455 na nakuha ko dun sa alkansya ko, halos naubos din lahat. Buti nga mura lang ang singil sa ospital. Public kasi. Bumagsak daw ng sobra ang dugo ni Carlo dahil palagi ang pagpupuyat. At pagkatapos magpuyat, maghapon pang nagtatrabaho sa bahay ng amo niya. Pinagagalitan ko si Carlo noon. Na-addict kasi sa Dota. Laging magdamagan. Noong mag-text si Isa at tinatanong kung nasaan kami, kasi paalis na raw ang mama nila, hinihintay na lang namin ang discharge letter mula sa ospital noon. Sumugod sina Isa at ang mama niya noon sa ospital. Umiiyak ang mama niyang niyakap si Carlo. Pero tarantado talaga si Carlo. Itinulak pa niya ang mama niya. Salamat sa pag-aalaga mo sa kapatid ko. Seryosong sabi ni Isa sabay hawak sa bisig ko. Ang sarap nun. Pero inginiti ko na lang. Saan kayo kumuha ng panggasos dito? Tanong ni Isa kay Carlo. Ayan o, nagbasag ng alkansya. Sagot ni Carlo sabay turo sa akin. Muli akong hinarap ni Isa tsaka nagpasalamat. Hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan, Runo, sabi niya. Madali lang. Mahalin mo lang ako. Mabilis kong sagot. Pero agad din ako napahiya dahil narinig pa ito ng mama niya. Okay, sige, Runo. Ay, hindi magtatagal. Magiging tayo na. Promise? Tanong ko. Itinaas niya ang kanang kamay niya tsaka nag-cruise sa tapat ng puso niya. Pero napansin ko, hindi kaya yata naka-Betty Boop ngayon ah. Ngumiti siya. Nagmamadali kasi kami eh, tsaka aalis na kami. Kasi mahuhuli na si Mama sa barko. O sige, ako nang bahala kay Carlo. Ingat po kayo, Nay, sabi ko sa mama niya. Ngumiti naman ito at nagpasalamat sa akin.
Nung tingnan ko si Carlo, masama ang tingin niya sa akin. Babalik din ako. May ayusin lang ako sa dipolog. Babalik ako dito siguro sa susunod na buwan para makasama ko ang mga anak ko. Sabi pa ng mama nila na may luha sa pisngi tsaka umalis ng nakahawak sa kamay ni Isa. Nag-flying kiss si Isa sa akin. Inismak ko naman sa ere tsaka ako kinilig ng sobra. Ayos lang yan, tol. Maglaplapan kayo ng utol ko sa hangin. Pero yung tawagin mong nanay yung ina ko, nandidiri ako dun na, sabi ni Carlo. Oh, whatever, tol. Basta ako masaya ako, sabi ko. Kahit basag na ang alkansya mo dahil sa akin. Wala yun, tol. Mahal naman kita eh. Kasi mahal ka ng mahal ko. Salamat, tol, ha. Alam mo, taggabi akala ko mamamatay na ako eh. Buti na lang dumating ka. Huwag kang mag-emote, tol. Huwag mo nang sirain tong kilig moment ko. Nasa nguso ko pa yung flying kiss ng ate mo eh. Huwag kang mag-emote, okay? Chill, tol. Chill. Nung sumunod na araw, nabasag din ang pangalawang alkansya ko ng maningil si Macrod. Kailangan daw niya dahil exam nila. Pandagdag daw dun sa babayaran niyang tuition fee niya. Mas konti ang laman ng pangalawang alkansya kasi hindi pa gaanong puno. 1,165 lang lahat. Puro tigto 5 pesos at 10 pesos kasi. Oh, eto mga pictures mo sa pictorials. Sabi ni Macrod sabay sa akin ng USB na flash drive. Ang anin ko yan. Upload mo sa Facebook mo. Wala akong Facebook. Eto gumawa ka. Laos ka naman to. Lahat na ng tao may Facebook. Ikaw na lang wala. Wala akong hilig eh. Gumawa ka na. Sayang din itong mga pictures mo dito. Ang aastig pa naman. Gawan mo na lang ako kung gusto mo. Wala akong time sa Facebook na yan. Sabi ko. O sige, text ko na lang sa iyong email at saka password mo pag nagawa ko na. Sabi niya at saka umalis. Bit-bit ang maraming barya. Sa totoo lang, DJ Bono, nang hihinayang talaga ako sa pera na ginagastos nila sa internet. 15 o 20 pesos sa isang oras. Kung ihulog ko yan sa alkansya ko, edi nadagdagan pa ang pera ko. Mula dun sa binuksan kong alkansya, may natira pang 365. Bumuli ulit ako ng bagong alkansya, mas malaki. Pagkatapos nun, nag-text si Angelica. Sabi niya, magkita daw kami. Wag na, wala akong pera, sabi ko. Alam ko naman eh, halata namang poor ka no, pero don't worry, sagot ko, sabi niya. Nakipagkita pa rin ako kay Angelica matapos akong magpaalam kay Isa. Sabi kasi ni Isa, wag kong tatanggihan si Angelica. Sabi pa niya, kung may mangyari sa inyo na Angelica, mas okay para magkaroon ka ng experience sa ganun. Bakit ikaw? May experience ka na ba sa ganun? Tanong ko kay Isa noon. Wala pa no. Pero sa lalaki kasi Runo. Pero lalaki kasi Runo at mas bata ka pa kesa sa akin. Ayoko kasi nakapagtayo na. Wala kang kaalam-alam. Mas okay na yung kahit mas bata ka sa edad, mas marami ka namang experience, sabi niya. Kaya nung magkita kami ni Angelica, niyaya ko siyang mag-sex, pero ang sabi niya, alam mo, Runo, ang kapal talaga ng mukha mo. Bakit ayaw mo? Hello, tinanong mo pa. Tingnan mo yung sarili mo, tapos tingnan mo ako, then ask yourself, ako? Ako papatol sa'yo? Grabe ka naman, Angelica. Ako ayaw mo. Maswerte ka ba nga kung gusto kita eh. Kung sakali ikaw ang makakauna sa akin. Well, sorry, Runo. Hindi ako interesado sa'yo. May taste ako, ano? At wala sa'yo ang mga qualities ng lalaking papatulan ko. Kaya again, sorry. Napikon ako noon kay Angelica kaya't sinagot ko na lang siya. Kapal ng face mo, juicy ka pa talaga. Bakit? Yummy ka ba? Katext ko si Isa nung nasa jeep na ako matapos kong iwanan si Angelica mag-isa sa restaurant. Sinisi ako ni Isa sa iksi daw ng pasensya ko. Nag-sorry na lang ako sa kanya pero ang sabi niya, huwag kang mag-sorry. I'm sure natulungan mo naman siguro siya kahit papano.
Natulungan. Hindi naman niya kailangan ng tulong eh. Ang yabang kaya. Malungkot ang buhay ni Angelica ngayon. Naglilibang lang siya dahil masakit pa rin sa kanya yung breakup nila ng boyfriend niya. Pero hayaan mo na. Mag-move on na lang siya nang hindi gumagamit ng ibang tao. Salamat na lang sa tulong mo ha. Sabi pa niya. Sabi ko naman, eh ikaw, kailan ka makikipag-break sa boyfriend mo? Malapit na Runo. Tumatiming lang ako, sabi niya. Talaga bang sasagutin mo ako pag wala na kayo ng boyfriend mo? Oo. Pero sana, maunawaan mo kung hindi pa ako ganun kasweet sa una. Kasi syempre nagmo-move on pa lang ako pagdating ng time na tayo na. Okay lang yun, Isa. Tutulungan pa kita na makamove on ka agad. Talaga? Okay lang sa'yo kahit parang magiging panakip butas ka kung sakali. Ayos lang. Mahal kita eh. At saka, ikaw talaga ang pangarap ko, sabi ko. Masaya ako noon kasi alam kong hindi na magtatagal at magiging kamin ni Isa. Pero ang hindi ko inaasahan ay mas lalo pa pala akong sasaya pagdating ko ng bahay. Dahil kapapasok ko pa lang ng parlor, agad sumalubong si Mamo sa akin. Pagtingin ko sa lalaking nakaupo sa upuan ng customer, biglang kumabog ang dibdib ko. Dahil pamilyar ang mukha niya. Kamukha niya yung picture ng lalaki sa kwarto ko. Ang aking ama. Eto na ba si Runo? Tanong niya kay Mamo. Tumangot-tangot naman si Mamo. Kasunod nun ay hinila na ako ni Papa at niyakap niya ako. Hindi naman talaga ako nagtanim ng galit sa ama ko dahil alam kong dati ay nagpapadala siya ng pera kay Mamo. Sumama ako kay Papa. Bigla ang desisyon yon, pero gusto ko talaga siyang makasama. Gusto kong maramdaman kung paano magkaroon ng tatay. May sariling bahay na daw siya sa Pasig at kasama niya ang pamilya niya doon. Sa kotse ni Papa ay nagkwentuhan kami. Buy and sell daw ng second hand na kotse ang negosyo niya at karamihan ng buyer niya ay taga-probinsya. Kaya lagi siya sa mga probinsya. Mayroon din daw silang business na car wash sa tabi ng bahay nila. Ang sabi pa ni Papa, sa una, magpasensya ka lang muna sa Tita Marisol mo kasi napilit ko lang yun na kunin kita. Medyo masungit yun pero sa una lang yun. Alam ko, matatanggap ka rin niya ng lubusan pagdating ng araw. Pagdating namin sa bahay nila, napatunayan kong masungit nga talaga ang asawa ng aking ama. Nagtaas kaagad ng kilay nang makita ko. Pati ang anak niyang si Jinky na grade 5 pa lang noon, kasing sungit din ng ina niya. Pero si Jason, first year high school noon, agad kong naka-vibes. Maganda ang bahay nila pero hindi gaanong malaki. Tatlo nga lang ang kwarto, kaya magkasama kami ni Jason sa kwarto niya. Yung isa okupado ng nanay ni Tita Marisol at saka si Jinky. Pagising ka sa umaga, wala na si Papa. Maaga daw umalis papuntang probinsya. Sumalo ako sa kanila sa almusal. Natuwa ako kasi masarap at maraming pagkain ang nakahain sa mesa. Kaso nung kumakain na ako, bigla na lang nagsalita si Tita Marisol. Ngayon ka na ba nakakain ng masarap na breakfast? Para kang baboy. Yung kutsara mo ang ingay. Hindi ka ba naturuan ng tamang asal sa pinanggalingan mo? Nagulat ako. Napahiya. Pero nagawa ko pang mag-sorry. Pero ang sagot niya sa sorry ko, Hoy, hindi porke anak ka ni Ruben, feeling member of the family ka na. Pagkatapos mong kumain, maghugas ka ng pinggan. At pagdating mo galing ng eskwela, tumulong ka sa car wash. Opo, sagot ko na lang. Nalalate ako sa school noon kasi medyo malayo na ako sa Cayetano. Gusto kong magsisi noon kung bakit ako sumama kay Papa. Pero naalala ko ang sabi ni Papa.
magpasensya daw muna ako sa una. Kaso habang tumatagal, humihirap. Paggabi kasi ang daming nagpapakarwash. Lagi pang wala si Papa. Pag tinetext ko si Papa tungkol sa masamang ugali ng asawa niya, sasabihin niya lang sa akin, "Tiis ka lang muna." Ganyan talaga siya. Kay Isa ako nagsusumbong din sa paghihirap ko sa poder ng stepmother kong bruha. Pero ang sabi ni Isa nung gabing yon, "Halos pareho tayo ng sitwasyon, Runo. Umalis ka na kaya dyan. Bumalik ka na lang sa Santa Cruz. Naawa na nga ako sa sarili ko. Naawa pa ako sa'yo," sabi niya. "Bakit, hindi ka na ba okay dyan?" tanong ko. "Dati na, Runo, noon pa. Nagtitiis lang ako kasi gusto ko talaga matapos ng pag-aaral. Pero ngayon parang hindi ko na rin kaya, lalo na't nandito na rin si Mama. At pati Mama ko, ginagaw na rin katulong ni Tita Maika. Teka, akala ko ba best friend sila? Ang Mama mo, tsaka yung Tita Maika mo. Yun din nga ang alam ko, pero hindi pala. Ewan ko. Hindi ko kayang makita na nahihirapan ang Mama ko. Hindi ko na yata matatagalan to, Runo. E di ikaw na lang umalis dyan. Doon na lang kayo sa barong-barong ng Papa mo," sabi ko. "Ayaw ni Mama dun eh. Sige na, at may gagawin pa ako. Ingat ka na lang lagi dyan. I love you. I love you too, Isa." Reply kong may kasama ng ngiti. Hindi ko alam kung kami na noon, pero kahit hindi pa ako sure kung kami na, masaya pa rin ako dahil habang nagtatagal, ay mas lalo kong minamahal si Isa. May isang gabi, alas 9 na ako kumain ng dinner dahil ang dami naming kinarwash. Pagpasok ko ng bahay, medyo basa ako. Diretso ako sa kusina kasi sobrang gutom na talaga ako. Busy noon ang katulong sa paglalaba kaya ako nalang naghain ng pagkain ko. Nakita ko, doon sa ibabaw ng kalan may bagong lutong ulam sa kaserola. Kare-kare. Kumuha ako tsaka ako umupo sa dining table nang lumabas si Tita Marisol at bigla na lang niya akong tinalakan. Ang sabi niya, "Sino may sabi sa'yo nakainin mo yan?" "Bakit po? Alam mo ikaw, ang kapal talaga ng mukha mo. Kukuha-kuha ka na lang basta ng pagkain na hindi naman inihahain sa'yo. Masyado mong pinapahalata na patay gutom ka na, wala ka pang delikadesa." Sigaw niya sa akin. Noon, tumaas na lahat ng dugo sa ulo ko. Hindi ko na kayang magpasensya kaya tumayo ako at hinarap ko siya. "Oo na, wala akong delikadesa. At etong pagkain mo, isaksak mo dyan sa baga mo." Sigaw ko sa kanya tsaka ko binuhat ang plato at tsaka ko binagsak sa harapan niya. Wasak ang plato at nagkalat ang pagkain sa sahig. Pero hindi ko na siya nilingon pa. Diretso ako sa kwarto namin ni Jason. Nag-impake ako tsaka ako lumayas. Nasa salas noon si Tita Marisol. Nakangiti. Ngiting hayop. Bago ako makalabas ng pintuan, narinig ko siyang nagsalita. "Thanks for coming and please don't come back anymore." Lasing si Mamo nung datnan ko nung gabing lumayas ako sa bahay ni na Papa. Tinawagan ako ni Papa dahil nagsumbong daw si Jason sa kanya na lumayas na ako. Nasa jeep ako noon. Tanong ni Papa bakit ako umalis. "Tanong mo na lang sa asawa mong bruha. Salamat na lang, Papa," sabi ko tsaka ako pinatay. Sa bahay naman ni Mamo, yun nga, lasing siya. Sabi niya, "Alam kong babalik ka, pero sana hindi na lang." "Bakit ba? Bakit ka naglalasing?" "Wala, I'm fine," sabi niyang pinilit pang umiti. Alam mo, Kapuso, parang match na match talaga kami ni Isa. Parang kumikilos talaga ang Diyos para magtagpo ang buhay namin ni Isa. Kasi nung gabi rin yun ay inihatid niya ang Mama niya sa pier.
Pinauwi niya na ito at siya ay umalis na rin sa bahay ng Tita Maika niya. Ang sabi ni Isa, "Puntahan mo ako mamay sa barong-barong. Doon tayo mag-usap," sabi niya. Pero kaagad na akong nagpunta sa barong-barong ni Carlo. Kinuha ko kay Carlo ang susi kaya nakapasok ako. Nakita ko sa loob ang malalaking bag ni Isa, mga staff toys na puro Betty Boop, una na Betty Boop, at nung buksan ko ang kahon, ang daming figurine na Betty Boop din. Addict talaga si Isa sa Betty Boop. Ang ginawa ko, naglinis ako sa barong-barong. Nag-ayos ako. Pati sa mabahong banyo, pinabango ko, nilinis. Nung dumating si Isa, kasalukuyan pa ako naglilinis sa maliit na kusina. Pawis na pawis ako. Nagkatitigan kami ni Isa pero pagkatapos na naiyumakap siya sa akin, saka umiyak. "Teka, teka, pawis na pawis ako," sabi ko sabay tulak sa kanya pero tumuloy siya sa pag-iyak. "Ano bang problema?" tanong ko. Pero hindi niya ako sinagot. Nung matapos siyang umiyak, tumingin siya sa akin. "Runo, umuwi ka muna. Salamat sa paglilinis mo dito. Maligo ko sa bahay niyo. Pagbalik mo dito, kuha ka ng pagkain natin. At samahan mo akong matulog dito." Napamulagat ako sa huling sinabi niya. Natuwa ako. Pero siyempre, hindi kunwari ako nagpahalata na tuwang-tuwa ako. "Okay, posibleng," sabi ko. Pero nung nasa labas na ako, halos mapalundag ako sa tuwa. May nangyari sa amin ni Isa nung gabing yun, and honestly, very honestly, kapuso, pareho kaming first-timer. Ako una sa kanya, siya naman una sa akin. Alam kong masyadong maaga para sa amin ni Isa ang gawin yun, pero may dahilan ako kung bakit gusto ko nang gawin yun. Hindi lang dahil sa libog, kundi dahil sa mas malalim na dahilan. Kaya lang hindi ako masyadong natuwa sa nahulaan kong dahilan ni Isa kung bakit siya bumigay sa akin. Narinig ko kasi siyang nagsalita noong tapos na kami. Umiiyak pa siya. Kitang-kita ko sila. Parang sinadya pa nilang makita ko sila, sabi niya. "Sino?" "Si Charlie tsaka si Michelle," sagot niya. Si Charlie ang boyfriend niya at si Michelle ang anak ng dating nagpapaaral sa kanya. Tuluyan nang umiyak si Isa noon. Umuuga ang katawan niya sa sobrang pag-iyak. "Inagaw ni Michelle sa akin si Charlie. Kitang-kita ko sila sa kwarto ni Michelle. Pareho silang hubad. Si Charlie nasa ibabaw ni Michelle." Sabi niyang umiiyak pa rin. Hindi na ako umimik dahil naisip ko, pumayag lang siya na may mangyari sa amin dahil parang gusto niyang gumanti kay Charlie. Alam mo yung tipong kung si Charlie o kung kaya ni Charlie ang umano ng iba, kaya rin ni Isa ang magpaano sa iba. Sa pagka-insulto ko, tumalikod ako kay Isa pero narinig ko siyang nagsalita. "Sorry, Runo. Sorry. Akala ko kaya kung basta na lang mawala si Charlie sa akin." Muli akong humarap sa kanya. Gusto ko siyang yakapin pero nag-alinlangan ako kasi baka hindi ako ang gusto niyang mayakap. Baka si Charlie. "Promise, Runo. Kakalimutan ko na si Charlie," sabi niya. Noon ko naman naalala ang sinabi ko sa kanya na tutulungan ko siyang makalimutan si Charlie. Well, kapuso, ang alam ko madali. Pero masakit pala kasi nagmamahal ka sa taong iba naman ang mahal. Pero hindi ko iniwanan si Isa nung gabing yun. At kahit pa nung mga sumunod na gabi, hindi ko siya iniwanan. Si Isa naghanap ng trabaho. Ako naman pumapasok sa school. Third year high school pa lang ako. 15 years old. Si Isa, second year college na sana,
Pero naghinto na dahil umalis na nga siya sa bahay na nagpapaaral sa kanya. Gabi-gabi, magkasama kami ni Isa sa barong-barong habang naniniwala si Mamo Ray na si Carlo ang sinasamahan ko sa barong-barong. Pero ang totoo, natutulog na si Carlo sa bahay ng amo niya. Hindi na siya nagpupuyat sa dota. At kami ni Isa ang magkasama gabi-gabi sa barong-barong. Hanggang sa dumating ang malakas na bagyo noong October 2010. Ang bagyong Juan, napakiramdam ko'y gigiba sa barong-barong na tinutulugan namin ni Isa. Wala akong choice kundi ang iuwi si Isa sa kalagitnaan ng malakas na ulan at hangin. Alam kong magagalit si Mamo Ray, pero hindi ko inaasahan na hindi pala kami welcome. Sino yan? Matapang niyang tanong sa akin. Asawa ko po. Ano? Asawa ko. Siya si Isa. Lalong nagalit si Mamo. Nakita ko nanginig na siya. At ang sabi niya, Runo, akala mo madali? Para mabayaran ang 4 na buwang utang ko dito sa apartment, iniisip kong ibenta ang isang kidney ko. Para makapag-aral ka, para mapalamon ka. Pero ngayon mag-uuwi ka pa ng isang pabigat? Nagulat ako sa mga salitang ito ni Mamo Ray. Hindi ko ito inaasahan. Alam mo, Runo, nangangarap ako na dahil inangkin kita bilang anak ko, pagtanda ko may mag-aalaga sa akin. Or kapag namatay ako, may maglilibing sa akin. Pero pangarap lang yun dahil sa mga ginagawa mo ngayon, sa tingin ko tatanda akong may sama ng loob at pagsisisi kung bakit pa kita inampon. Yun ang ayaw ko sa lahat, kapuso. Yung sinusumbatan ako. Dahil sa narinig kong yun kay Mamo, hinila ko palabas ng parlor si Isa at kahit malakas ang ulan at hangin, ay magkayakap kami sa kalsada, pabalik sa barong-barong nila. Wala kaming imikan ni Isa habang nasa gitna kami ng kalsada, basang-basa sa ulan, giniginaw. Pero hindi ako nanghihina dahil kasama ko siya. Mabuti na lang at hindi naman tinangay ng hangin ang bubong ng barong-barong. Marami nga lang tulo pero may parteng wala namang tulo at doon kami magkayakap na nagsiksikan ni Isa. Hindi madaling matulog nung gabing yon. Hindi lang dahil sa bugyo, kundi dahil marami akong inisip. Inisip ko ang sitwasyon namin ni Isa. Ang kinabukasan namin. Hihinto na rin ako sa pag-aaral. Magtatrabaho na rin. Maglalako ng kahit ano. Kahit siguro pati katawan ko, ilako ko kung kailangan. Mahina na ang ulan. Matulog ka na. Narinig kong mahinang sabi ni Isa. Hindi ako inaantok eh. Marami akong iniisip. Bumalik ka sa inyo bukas. Tama ang Mamo Ray mo. Kailangan ka niya. Utang mo ang buhay mo sa kanya. Hindi ako nagdesisyon na magpaampun sa kanya, sabi ko. Hindi siya kaagad nagsalita pero nung muli siyang magsalita, bukas, aayusin natin ang lahat ng Torino, Runo. Mas maganda siguro kung lumagay tayo sa tama. Ano bang tama sa tingin mo? Tanong ko. Matulog na tayo. Bukas na lang, sabi niya. Kinabukasan inutusan niya akong umuwi. Wala nang bagyo. May pasok na raw kami at papasok ako. Sundin ko raw siya. Hindi raw ako dapat magmalaki kay Mamo. Sinunod ko siya. Nagsorry ako kay Mamo. Hindi umiimik si Mamo sa pagsosorry ko noon. Pero sa school hindi ako mapakali.
Hindi kasi nagre-reply si Isa sa mga text ko. Pag uwi ko galing ng school, diretso ako sa barong-barong. Pero para akong mababaliw nang makita kong wala na doon ang mga gamit ni Isa. Tumakbo ako kay Carlo. Nasa gate siya noon at hindi pa ako nakakapagsalita. Parang nahulaan na ni Carlo ang dahilan ng pagpunta ko sa kanya. Ang sabi niya, huwag mo na raw siyang hanapin, tol. Kalimutan mo na lang daw siya. Natagpuan ko na lang ang sarili ko sa boarding house ni Namaya dahil agad akong naghanap ng mapagsusumbungan. Si Maya, siya ang nakakita kung paano ako umiyak ng sobra. Niyakap niya ako, pero inutusan niya akong umiyak pa, iyak pa. Totoo palang nakakaluwag sa dibdib kapag iyak mo, iiyak mo ang lahat ng sama ng loob mo. Tapos sabi ni Maya, ngayon Runo, tinan mo ang sarili mo sa salamin. Ang makikita mo ay isang bata, 15 years old. Matangkad nga, pero wala pang muscle. Kasi baby ka pa eh. Si Isa, I know, hindi kanya gustong saktan, pero tama siya. Masyado pang maaga para sa relasyon na gusto mo. Hindi ako umimik sa sinabi ni Maya. Walang dating yon sa akin kasi iba ang nasa isip ko. Ang nasa isip ko ay ang mga magulang ko. Kasalanan nila to. Pinabayaan nila ako. Sino? Ang mga walang iyang magulang ko. Kung hindi nila ako pinabayaan, hindi sana ako makakaisip na magkaroon kaagad ng sarili kong pamilya. Gusto kong mag-asawa na kami ni Isa. Gusto kong magkaanak na kami. Maging tatay na ako. May anak kami, sarili kong pamilya. Maya, mamahalin ko sila. Pahalagahan ko sila at hindi ko sila iiwanan. Runo, darating yan sa tamang panahon. Gusto ko ngayon na Maya eh. Ayaw ko na nabubuhay ako sa mundong ito na walang nagmamahal sa akin ng totoo. Yung minamahal ako nang hindi ako sinusumbatan. Muli akong niyakap ni Maya nung makita niyang muli na naman akong iiyak. Pagkatapos nun, nakatingin na lang si Maya sa akin. Nasaan na kaya si Isa? Nakipagbalikan kaya siya kay Charlie? Tanong ko. Hindi ko alam, Runo. Pero kung mayroon mang mensaheng gustong iwanan si Isa sa pag-alis niya nang hindi nagpapaalam sa'yo, ito ay para siguro magkaroon ka ng mas maraming pagkakataon na mahalin ang sarili mo. Tumatak sa isip ko ang sinabing yun ni Maya. Tama. Parang tama siya. Kasi kung walang nagmamahal sa akin, dapat lang na ako ang magmahal sa sarili ko. Sandaling tumatag ang kalooban ko nung maisip ko ito. Pero sandali lang yon. Dahil nung muli kong maalala si Isa, muli ay parang dinudurog ang dibdib ko sa sakit ng pag-iwan niya sa akin. Lalo pang sumama ang loob ko nang mag-text bigla si Angelica, ang kaibigan ni Isa, at ang sabi niya, kawawa ka din pala, Runo, no? Iniwan ka pala ni Ate Isa. Pero don't worry, lilipas din yan. Pinagdaanan ko na rin yan. Masakit sa una, pero after a while, alam mo mawawala din. Just help yourself para makamove on ka, sabi po ni Angelica. Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ko kay Angelica. Oo. Nandun si Ate Isa sa apartment ni Kuya Charlie. Nagsasama na sila. Makaraan pa ng ilang araw, may isang hapon, alas 5:30,
Nakatunga nga ako sa kwarto matapos ng ilang beses na pag-iyak at pagsampal sa sarili kong mukha nang biglang mag-text si Isa. Nagulat ako at parang nabuhayan ako ng loob. Ang text niya, "Nandito ako sa simbahan ng Santa Cruz." Sabi niya, "Gusto ko siyang tawagan pero kulang ang load ko kaya tinext ko na lang siya." "Anong ginagawa mo dyan? Sinong kasama mo? Si Charlie ba? Pumunta ka dito para malaman mo." Reply niya. Nagpunta nga ako kaagad sa simbahan. May ilang-ilang tao noon at hirap akong makita kung saang banda siya nakaupo. Pero napansin ko ang malaking bag na Betty Boop sa gilid ng hallway. Bag yun ni Isa. Patakbo akong lumapit doon hanggang sa napansin kong nandun pa ang ibang bag niya. Nakaluhod siya noon, nakayuko, nagdadasal. Marahan akong tumabi sa kanya. Gusto ko siyang yakapin. Pero hindi ko ginawa. Nung matapos siyang magdasal ay tumabi siya sa akin at bahagya siyang nakangiti. Nagkatitigan kami. Walang salitang lumabas sa mga bibig namin. Siya ang unang nagsalita at ang sabi niya, "Pakasalan mo ako, Runo." Hindi ako nakaimik kasi iniisip kong nagbibiro siya. "Sabihin mo lang sa kanya," sabi niya sabay turo sa rebulto sa altar. "Sabihin mo lang sa kanya na basbasan niya tayo, na ikasal niya tayo." Sabi niyang bahagya pa rin nakangiti pero kumislap at nahulog ang luha sa mata niya. Hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi niya kaya sabi ko, "Saan ka galing?" Tanong ko sabay hawak sa kamay niya. "Kay Charlie." "Bakit hindi ka nagpaalam? Parang mababaliw ako nung wala ka." "Hindi ako nagpaalam, Bruno. Para may dahilan akong bumalik." "Anong nangyari? Bakit nandito ka? Pinaalis ka ba ni Charlie?" "Hindi. Kusa akong umalis nung may natuklasan ako." "Anong natuklasan mo?" tanong ko. "Runo, natuklasan ko na. Magiging tatay ka na." Niyakap ko ng napakahigpit si Isa noon, Kapuso. Pagkatapos na ay lumuhod din ako at nagdasal habang umiiyak. Wala akong sinasabi. Hindi ako magaling magdasal eh. Basta nakatitig lang ako sa altar, lumuluha. Thank you po, ganun lang nasabi ko. Kinausap ako ni Isa. Uuwi daw muna siya sa Dipolog. Doon daw siya sa mama niya. Doon daw siya magbubuntis at mag-ipon daw ako ng pamasahe ko dahil ang gusto niya, bago siya manganak ay naroon ako. Sa pier, matagal at mahigpit ang yakapan namin ni Isa. Ayaw ko siyang umalis pero wala akong choice. "Ikaw munang bahala sa bayaw mo ha," bili niya sa akin bago siya umakyat ng barko. Si Carlo ang tinutukoy niya. Muli akong lumuha ng paakyat na siya. Pero habang pinapanood ko siya palayo sa akin, ay lumutang na ang isip ko sa kung paano ako makakasunod sa kanya sa Dipolog. Mag-aalkansya ulit ako. Nakakatawa, di ba? Alkansya. Pero yun lang kasi ang kaya kong gawin sa ngayon.
Hindi ako umalis ng pier hanggat hindi umalis ang barko. Pag-uwi ko sa bahay ni Mamu, kinuwentuhan ko siya tungkol kay Isa. Kahit parang hindi siya nakikinig, parang ang saya-saya niya hindi ko malaman kung bakit. Sinabi kong umuwi muna si Isa sa Dipolog para maalagaan niya siya ng mama niya habang buntis siya. Noon pa lang ako parang napansin ni Mamu. Buntis? Yung girlfriend mo? Takang tanong niya. Oo, buntis siya at ako ang ama. Ay magkakaapo ka na, sabi ko. Ngumiti siya sabay sabing, kaya pala swerte tayo eh. May buntis pala sa ating pamilya, sabi niya. Ako naman ang nagtaka kung bakit sinabi niyang swerte. Pero isang lalaki ang lumabas mula sa kusina. Pamilyar ang lalaking yon. Si Tito Romar. Kayo ulit? Tanong ko kay Mamu. No. Pero ibinalik niya ang pera ko. Sagot ni Mamu. Oy, sabihin mo namang triniple ko pa. Sabad ni Tito Romar. Oo. 3 times ang binalik niya sa akin kaya marami na tayong datong anak. Masayang sabi ni Mamu sabay lapirot sa pisngi ko. Nung umalis si Tito Romar, nagkwento si Mamu. Nag-abroad daw si Tito Romar at sinuwerte siya, kaya binalik niya ng triple ang tinangay niyang pera ni Mamu. Eh, buti pumayag kang iiwan ka ulit niya, tanong ko. Ay, nakita mo naman, hindi na siya yummy, no? Hindi na yummy ang lolo mo. Wrangler na, sabi niya. At gusto mo bata, tanong ko. Oo, gusto ko batang bata, as in baby. Kaya si Isa, pabalikin mo dito. Dito na kayo titira. Dito siya manganganak para ako ang mag-alaga sa apo ko, sabi niya. Kakaalis lang niya eh. Di naman pwedeng patigilin yung barko sa dagat at bababa si Isa. Baka malunod lang yun, no? Biro ko. Piloso po. O sige, tsaka mo na lang siya pauwiin dito kapag nakabili na tayo ng sarili nating bahay. Talaga bibili ka ng bahay? Tayo. Bibili tayo ng bahay para hindi na tayo nangungupahan. At para kapag namatay ako, may mamanahin ka naman mula sa akin, sabi niya. Napangiti ako noon sa bahiyakap kay Mamu. Yumakap din siya sa akin. May mga taong dumating, customers, pero hindi ako bumitaw kaagad sa yakap ko dahil ang totoo. Masayang-masaya ako noon. Masaya ako dahil may kagaya si Mamu na nagturing sa akin na parang tunay niyang anak. Malas siguro ako sa mga totoong magulang ko. Pero maswerte ako. Dahil binigyan ako ng Diyos ng isang kagaya ni Mamu. Isang kagaya ni Isa. Sa ngayon, DJ Bono, ay dito kami nakatira sa bahay na nabili ni Mamu. Dito pa rin po sa Santa Cruz. Medyo maliit lang pero bago pa. May 3 kwarto at yung 1 kwarto pinapaupahan niya. Tapos nagpresenta o nagrerenta ulit sila ni Tito Romy ng pwesto para sa parlor nila. Si Carlo, madalas ko pa rin dalawin at ang maganda, nakakapag-isip-isip na si Carlo. Gusto niya nang umuwi sa Dipolog. Napatawad na raw niya ang mama niya. Tama lang naman yun kasi ang mama niya nagmamakaawa pang patawarin siya. Eh ang mama ko dyan sa Isabela, parang dumumi lang sa bukid at hindi na niya nilingon ang dumi niya. At ang masakit, ako yun. Ayos la. Masaya naman ako ngayon lalo na malapit na ako maging tatay. Nasa Dipolog pa rin si Isa, pero sa buwan ng June, pupuntahan ko siya kasi manganak na siya. Magiging tatay na ako. Si Mamu ang regular na nagpapadala ng allowance nila doon. Kasi ako, estudyante pa lang. 4th year high school pa lang po ako. Next year, college na ako. At kukuha ako ng kursong BSE o Bachelor of Science in Secondary Education. Kasi gusto ko maging teacher sa high school. Alam ko kasing marami akong maituturo sa kanila. Hindi lang base sa mapag-aaralan ko sa BSE, kundi base din sa mga naging karanasan ko at magiging karanasan ko pa.
Gusto kong pasalamatan si Maya na siyang naging dahilan kung bakit natapos ang kwentong ito. Mayroon ding ganitong programa dito, sa Maynila. Pero sabi niya, dyan daw ako magpadala ng story ko. Sa Urig. Sa internet na lang daw po kami makikinig. Salamat DJ Bono, sana nga mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Lubos pong gumagalang at nagpapasalamat. Runo G. Andres.